Sabi po kasi nung nanay ko, 3 taon ako nung nagkaganito. Kasi tako sakit daw po ako noon. Ngayon, panay po daw saksak dito sa akin sa balakang. Ngayon daw pala, antipolyo raw ako. Eh, alam ako, antipolyo nung araw. Yung tatay ko po, inakaya po ako nung pinanganak po ako. Nagkahirap-hirap daw po sila nung nagkaganda rin ako. Siyempre po, masama yung loob ko dahil sarili kong magulang kinakahiya niya ako. Magulang ko po siya. Ay, nanay ko po, kinuha po ako. Yeah, ganun lang eh, kaya tatay mo. Mahal ka rin eh, ganun. Yeah, po. Elementary lang po ako eh. Grade 1 po. Ganun din po. Malakas sa kalong po ang tawag nila sa akin. Nung nag-aaral po ako. Sinabi ko po sa nanay ko, nanay, hindi na ako mag-aaral. Nakumbisi rin po ako ng nanay ko. Pumapasok pa rin po ako. Agad sa hindi ko po natapos yung grade 1, binasar po nila, pinagtulungan nila ako. Ginawa ko po. Nakakuha po ako ng bato. Napukpuk ko po yung sangka-eskwela ko sa ulo. Nagalit po yung mestra. Hindi na po ako pinapasok. Tapos ang para magdan, ha? Kunin mo. Ang pinakakong kupong hanap buhay, yung paggawa po ng bichay. Yun po ang pinakakong na hanap buhay ko, pang araw-araw. Yung bichay po para po sa luto, yung pag pinaglalagyan po ng tinapang bangus, tinapang galunggong, gawa po sa kawayan, dembo. Paano mo siya inaakyat? Puro kamay lang po. Hindi pa ako po kasi hindi naman po gumunti. Kwan lang po siya. Buhay lang po siya, pero hindi po siya nalang ang kamukha ko niya. Hindi na ididiin. Pero po yung isa na ididiin. Mahirap po, dahil kasi kaya lang ko po talagang umakyat. Siyempre po, may pamilya ka, obligadong pag hindi ka ko kasi inakyat, hindi mo makukuha yung kukunin mo. Obligado pong akyatin para makabuo ng pitsay. Kahit po siya medyo delikado pag akyat, kasi nakuha ko naman yung kawayan, madali na sa akin trabaho. Dahil unang-una po, wala naman pong tatanggap sa akin ng maging pipiyon dahil hindi ko naman po kaya magpiyon. Thank you.
Binikon, kumuha sa mga braso po sa tatipunan ng katawan ko. Nagkasugat po. Matalas po kasi, matalas po ako kayong tiniknungan ng kawayan. Magkakasugat po talaga pagka tumaga ng kawayan. Kahit po nakamahabang manggas ka, magkakagurlit ka pa rin. Nung araw po, may gumagawa po sa amin yan, ng bichay. Ay sabi po sa akin, pag-aralan mo, panghabang buhay na negosyo yan, sabi po niya sa akin. Tama naman po siya. Panghabang buhay po, makakatawid po yung pamilya sa... Yung bichay po ang kinukuha ko pang panggasto sa amin sa mga bata, pambaon, pambili ko namin ng bigas. Diyan lang ito lahat kinukuha. Yung isang bichay po, 7 po, yung maliit. Yung pong malaki, 25. Sa isang araw po, kung nakikita po ako ng 300, gagastos po kami sa yung nakamukha po nung bibili yung alambre, puno. Ang gasto po ng mga 150. Natira po sa amin, 150. Yung po pinagkakasya namin ng mga anak ko. Kahit kapos, pagtitiisan po. Bichay mong order. Nan ba yan? 20 marian. Magkano? 120 sa isang isa. Oh, sige. Kailan ka ulit mari kukuha? Baka sa ano? Bukas. Buhat po ako nung nagkaganito, hindi na po ako napacheck. Ever since 2-3 years old, nasanay ka na na maglakad na yung katulad nung nakita natin kanina? Dati o, hindi. Dati padapa lang akong maglakad. So, examine natin yung sa paa mo. Gayahin mo lang kung ano yung i-demonstrate ko sa'yo. Taas mo na ganito, start tayo sa kanan. Hindi. Wala din. Yung kaliwa. Ayan, pag ganyan lang, ayan. Try mo na hindi ka magpupwersa ng katawan mo. Ito lang yung gagawin. Ayan, ganyan lang. Hirapan talaga. Try natin to, sipa nga. Hindi. Hindi kaya. Ito. Ayan, pwede. Ayan, ganun yung lang. Yung pinakamataas na kaya niya. Ganun lang. Base sa assessment ko, no? Mukhang consistent naman siya doon sa tinatawag na poliomyelitis. Kita nga doon sa examination na maliit na yung pareho niyang paa. Mahina din yung pareho niyang paa. Halos wala nang galaw. Tapos yun, dahil doon, dahil matagal na rin siya hindi na nakakalakad, tapos hindi naman siya nagamot nung bata pa, so tumigas na rin yung mga, ano niya, yung mga importanteng joint na kailangan mo sa paglakad. Dito walang masagot na.
yung sa likod niya, meron siyang scoliosis. Meron din siyang problema sa paa. Maalam mo siguro, lumiit na rin yung spinal cord niya. So parang nahila na yung buong gulugod niya. Kaya naiba na, nagkaroon ng deformity.